mga boss, ang ayusin natin ngayon yung nasirang pito, kung paano ayusin, ipapakita ko sa inyo. Okay. Itong pinaggalingan ng pito, dapat panipisin ito bago lagyan ng patsi. Ang galing! Kasi masyadong makapal. Okay. 1 hour later. Tapos mga boss. Maghanap kayo ng pito na yung medyo malaki pa yung naiwan na guma dito, para pag hinigpitan mo ito ay itong nut, siyang mag-iipit. Okay. Hanggalin ko muna ito mga kabos. Huwag mong subukan. Kasi ang ginagawa ko dito ka boss, pag nasira yung pito, pag walang pambili yung mga nagpapagawa dito, nililipat ko na lang, ginagawan ko na lang ng remedyo. Ang gago, ang goy. Ito mga ka boss, panipisin natin. Tapos, ilagay natin sa loob mga kabos. Ang galing! Ito. A few minutes later. Ito mga kabos, nirerekomenda ko lang sa mga walang pambiling interior. Oh my God! Wow! Ito mga kabos, oh.
dapat mga kabos, mahigpit yan para ano. Masyado yung para didikit masyado. An eternity later. Ito na mga boss, tapos na. Ito, ito na mga boss, tapos na yung ano, niluto ko, tapos palalabasin natin yung pito. Hindi nga. Na inilagay natin sa loob. Tapos, i-ganon yung mga kakabos, pukpukin. Yung alay lang yung pagkakapukpuk para hindi masira yung pito, mga boss. Okay. Ito na, napalabas ko na yung ano. Yung pito. Tapos lalagyan natin ng waso. Ito, ilalagay na natin ito ay yung washer tapos nut. Kasi yung ibang gumagawa, nilalagyan pa ng interior. Pero sa akin, hindi na. Basta may importante may washer sa nut. Hindi totoo yan. Higpitan natin mga boss para ang paghigpit dito alalay lang. Tignan nyo mga boss, subukan natin nalagyan ng hangin. Tingnan niyo mga boss. Ayos na, parang ano rin. Ano? Ano na, uvuvuvuvu, enye tuwenwevu, ugbemugbem osas. Parang hindi rin nagbago, ganun. Oh, tingnan niyo mga boss, oh. Subukan natin ilublob sa tubig. Singaw mga boss. Anggoy mo, anggoy. Salamat sa panonood mga boss.